May malaking pagbabagong magaganap. Pinaghahanda na ang Ryokyu Golden Kings. Panawagan ng mga Koshigaya fans. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Maaaring may makita tayong pagbabago sa rotation ni Coach Ansai sa game sa weekend ng Koshigaya kontra sa kupunan ng Ryokyu Golden Kings last weekend sa unang back-to-back games nila at debut game na rin sa B1 Division ay pinatikim agad sila ng All Park Tokyo ng pagkatalo. 0-2 agad ang record ng bagawang team na ito na tila nangangapa pa sa kung papaano ang attacking gagawin nila. Paniguradong gagawa si coach ng mga rotation na bago sa ginawa niya nung unang dalawang laro nila dahil hindi talaga ito effective for them. Kailangang ma-maximize ng team ang size ng kanilang dalawang tower na sina Kai Soto at Team Suarez. Kaiju played a total of 28 minutes with 7 field goal attempts lamang. And he shot 3 out of 6 sa free throw line sa game 2. Mababa talaga ang production ni Kai sa unang dalawang game niya sa Koshigaya. And yung minutes na nakukuha niya ngayon sa team ay sobrang ganda na kumpara nung nasa Yokohama na inconsistent tapos max na ang 21 minutes lang. Kung mapifigured out siguro ni coach at ng kanilang mga point guards kung papaano i-take advantage ang size ni Kaiju sa loob ng 28 minutes na paglalaro ay posibleng may magandang resultang mangyari. Also, Kaiju needs to be extra aggressive sa offense and sa rebounding na rin. Bilang naman ako pero marami rin mga fans ang nakakapansin dahil 3 rebounds lang in 28 minutes ang ginawa niya sa game 2. At hindi ito magandang tingnan sa mata ng mga scouts knowing na ikaw ang pinakamalaki sa court. Kaya niyang mag-average ng double-digit rebounds every game dahil nakita na natin ito dati. More touches pa para kay Kai Soto, panawagan ng mga fans. Over the last 2 games ay 11 field goal attempts lang ang total na nagawa niya. Need lang din siguro maging aware ang mga guards ng Koshigaya kung saan lagi si Kai Soto sa loob ng court. Kai is always looking for a mismatch sa ilalim pero laging late yung pasa. Kung walang Yuki Kawamura sa team ay pwede naman sigurong mag-create ng panibago na gwardya nila na at papattern lang ang ginagawa ni Yuki dati sa mga plays nila ni Kai Soto. Matinik pa naman ang makakalaban nila sa weekend na Ryokyu Golden Kings na may 1 win and 1 loss record last weekend. Isa pang malaking hamon sa Koshigaya ang mga imports ng Ryokyu at sana mapaghandaan talaga nila ito. Lalo na ang big man ng Ryokyu na si Jack Cooley na for sure makakagitgita ni Kaiju sa ilalim.